Hey guys! Magandang hapon po sa inyo lahat and today's video po ay aking sasabihin sa inyo tulad nung nasa title dyan sa baba na paano nga ba tayo mag-renew ng ating kontrata DIY, kumbaga tayo lang yung maglalakad ng papeles natin kung paano natin siya i-renew na tayo-tayo lang yung magpo-process para hindi na magbabayad ng malaki yung amo natin or yung mga amo natin kasi kaya naman natin gawin yon. Ay, tumaba talaga ako. Tumaba ako dahil nang umuwi ako, kailangan ko ng kain. Ang laki ng pangako. And anyway, ayan. Tabunan na lang natin. Ayan. Ayan. And kumusta po kayong lahat? At pagpasensyahan nyo na, ngayon lang ulit ako nakapag-update dahil nga po umuwi ako ng Pilipinas at nagbakasyon, pumunta ako ng Bohol at nagpapataba doon, kain ng kain dahil nga fiesta. So, pumunta kami ng Bohol, pumunta kami ng Chocolate Hills, pumunta kami ng Baclayon Church, nag-ground Bohol po kami. Tapos pumunta din kami ng yung May Tarsier sa May Lobok sa kung sa May Man-Made Forest, pumunta din kami doon kasama ng aking pamilya, kasama nung mga kapatid ko. Ayan, na matagal kami hindi nakauwi doon, mga pamangkin ko, nakasama ko rin sila doon. So anyway, pag-usapan po natin ngayon kung paano nga ba mag-renew ng kontrata kasi may nabasa din ako sa comment kung paano nga ba talaga ako nag-renew ng kontrata DIY. Kasi kaya naman natin gawin yon, mas mura pa, wala pang malaki babayaran, mabilis lang, ayan. Ang una kong gagawin, para hindi na natin, huwag na natin patagalin, ang dami-dami pang sinasabi, ganyan, explain ng explain, unang gagawin. Pumunta kayo sa immigration kung saan kayo malapit at take note, sarado po sila ng Saturday and Sunday. Ang open po nila is Monday to Friday lang. Ayan, pumunta lang kayo doon. Hindi naman kailangan pumila yun kasi kukuha ka lang ng kontrata. Mabilis lang yun. Magpaalam ka lang sa amo mo. Sa akin kasi, sinabi sa akin ng amo ko kung okay lang ba ako lang daw yung magpa-process. Ako na daw yung mag-process ng kontrata ko. So sabi ko, okay, no problem. Sabi niya nun. Tapos, para yung ibabayad daw niya sa agency, ibibigay na lang niya sa akin. O, diba? Sabi ko, sige, walang problema. Sabi ko, kailangan ko ng pera. Diba? Kailangan, syempre, kailangan natin ng pera. So, yun, pumayag ako yung process. Pumunta ako doon, weekdays yun. Pagpalagay natin, any day naman. Basta, except lang sa Saturday and Sunday. Kailangan pumunta ka doon, Monday to Friday lang. So, pagdating mo doon, kung saan ka malapit na immigration doon ka pumunta sa akin, dito ako pumunta sa may Shatin kasi nandito ako sa Taipo. So, sa Shatin ako kumuha ng kontrata. So, kumuha ako ng ganun. After that, bigyan ganun. Tapos yung paper din na may white paper doon na papirmahan ng amo mo, may pipirmahan ka doon para sa amo mo tsaka ikaw. Kumbaga, employer's copy and domestic helper's copy. Kailangan i-fill up nyo yun, lahat-lahat ng details na kailangan doon, kailangan pirmahan. Kung in case magkamali man kayo, pirmahan nyo lang doon sa taas. Or kumuha ka ng 2 copies, kumbaga 2 na tiga-apat. Kasi sa isang kontrata, 4 na kopya yun, di ba? Sa immigration, sa consulate, sa'yo at sa employer, yun, 4. Kumbaga, 4 ang ibibigay. Kada kukuha ka ng kontrata doon, 4 automatic yun ang ibibigay sa'yo. The same number, lahat-lahat the same. Tapos, fill upan mo yung domestic helper's copy, white paper doon na ibibigay ng immigration na kasama doon. May kasama din naman silang booklet na ibibigay para sa instruction doon kung paano gagawin. After that, basahin mo lang yun kung paano, mabilis lang. Tapos, ang ginawa ko noon, nag-fill up ako ng white paper para sa domestic helper. Tapos sinabi ko din sa amo ko, kailangan niyang fill upan yun. And then, yung kontrata, hindi pa si amo ang nag-fill up nun. Ako ang nag-fill up nun kasi wala siyang time. So ako yung naglagay ng pangalan ko, pangalan niya. Yan, nagpirma lang siya. Tapos kung magkano yung sweldo, kung magkano yung food allowance, kung ano yung mga trabaho. Same sa old contract mo, ganun din yung gagawin mo. Or kung may na-add man sa trabaho mo, ilalagay mo doon. Sa akin naman, yung pusa lang naman yung naidagdag dito sa trabaho ko, the same pa rin naman. So yun lang, fill up mo lang doon. Tapos yung may kailangan pala, bago mo dadalhin doon sa immigration yung kontrata, kailangan may witness ka doon. Diba yung tulad ng old contract natin na may nakalagay doon, witness, at least 2 person. Kasi employer, tapos ikaw mag-fill up doon, magpirma. Tapos kailangan may witness yon. Eh wala akong witness dito kasi si ano dito lang. Ako lang sa kasi amo. Ngayon pagpunta ko ng immigration, naganap ako ng mga Pilipina nung kapil. Pwedeng pa-witness. Sabi ko gano'n. Natakot pa yung isa kasi akala niya siguro yung kontrata ko na yun gagamitin ko kung saan saan. Tapos nagpirma siya. Actually wala na mga witness lang na nagpirmahan kami ng amo ko. Yun lang naman yung katibayan doon. Tapos natakot lang siya. Sabi ko, sige, okay lang. Sabi ko, ganun, naghanap lang ako. Ayun, may nagpirma naman na nakilala ko doon. Dalawang domestic helper din na katulad ko na nagpirma doon sa witness. So, yun, 4 na copy ang
pinirapan niya doon, kumbaga pinirmahan niya doon para sa witness. Then after that, dinadrop ko na lang yung kontrata ko kasi naabot na nila yung quota. Kumbaga may quota sila kung ilan lang yung walk-in nilang, kumbaga yung kung ilan lang yung mabibigyan nila kagad ng visa for that day. Eh yung sa akin kasi medyo na ano na yata, parang na-cut off na. So drop off na lang yung sa akin. Binigay ko na lang, kinuha na lang nila yung kontrata ko. Ang kinuha pala nila, kailangan nyo pala ng proof of address, meron kang ibibigay sa kanila yung proof of address. Ano lang yun, kailang copy mo yun or kung basta magdala ka ng ganun. Magdala ka ng Xerox or copy ng passport mo. Tapos original passport. In case lang, kailangan mo yung mga documents mo. Hong Kong ID mo, tapos Hong Kong ID ng amo. Kailangan yung ID pala ng amo mo, may pirma siya doon sa baba sa, or sa magilid. May papirmahan mo yun. Tapos yung ID mo din, pirmahan mo rin yun. Yun, tapos yung passport mo, pirmahan mo din. Yun, kailangan ibigay nila doon, kukunin nila yun. Pati yung white paper para sa immigration copy, yun yung may dalawa na para sa domestic helper at saka para sa employer. Yun yung kukunin nila. Tapos sasabihin nila, okay, sasabihin nila after noon na, okay, you can go home and we will send you the letter. Sabihin ganun, sasabihin lang na may papadala silang papel pag in case ma-review na nila yun. So, mga 2 days siguro yun may dumating sa akin na letter na from the immigration. Kumbaga, may bibigay silang papel na i-scan kung paano mag-fill up para doon sa visa. Diba, yun yung ano, akala ko yun, babayaran na yun para sa visa. Hindi pa, i-scan mo yun, tapos mapunta ka doon sa website nila para sa visa mo. Mag-fill up ka doon ng pangalan mo, ng birthday mo, mga ganun, mga details mo lang naman yung ilalagay doon. Tapos, i-submit mo lang. 2 days or 3 days siguro yun, inaantay ko siya. Then, may dumating sa akin ulit na letter, pinupost from immigration, papunta na dito sa bahay. Ayun na yung may code silang binigay doon kung saan magbabayad. Iscan na naman yun at para pupunta doon sa e-visa mo. Pag ano ka na, babayaran mo na para mabigay nila sa'yo yung visa mo na talaga. Ipaprocess nila yung visa mo, mga ganon. Tapos yung ginawa ko, iniscan ko na yun, tapos binayaran ko. Anyway, 230 lang pala yung sa visa natin na babayaran sa immigration. Amo ang magbabayad nun ha, hindi tayo. Or kung hindi ka pa naman binigyan ng amo mo na pinapaluwalan mo no muna, tapos may resibo naman na ibibigay yung immigration after ng payment, sabihin mo lang sa amo mo kung magkano. Tsaka meron naman yung nakalagay doon sa papel na galing na immigration kung magkano. So, 230. Pwede mo siyang bayaran through MasterCard kung may MasterCard ka dito. Tapos, Alipay, pwede mo rin siyang bayaran or sa 7-Eleven. Pero pag sa 7-Eleven mo kasi babayaran, mag-aantay, hindi mo pa siya makukuha kaagad kasi ipoprocess pa nila yon. So ngayon, ang ginawa ko, nagbayad ako through Alipay, $230. After ko nagbayad, tinan sa akin kaagad ng visa sa email address ko. Binigay kaagad yung visa ko doon. Tapos, yun na yung in-screenshot ko or dinownload ko, tsaka pinaprint ko. Yun sa mga papel na dadalhin ko sa consulate. O, diba? Kasi ngayon yung sa ano pala, sa immigration, hindi kukunin ng immigration yung contract natin. Ang kukunin lang nila doon yung, kumbaga kinuha lang nila yung details kasi naka-online na. Doon na sa system nila, i-fill up lang nila yun, ganyan-ganyan. Tapos kukunin lang nila yung white paper na copy ng immigration. Yun lang yung kukunin nila, ibabalik nila sa'yo yung kontrata mo. Kasama mo palang dalhin sa immigration at sa consulate yung old contract mo. Kailangan yun kasi parang i-compare nila yun. So, kailangan magdala ka ng one copy. Yung copy na meron sa'yo yung contract mo before, dalhin mo yun kasi titignan nila yun. Then, pagkatapos niyan, kasi parang i-compare kasi nila yun, yung signature mo tsaka signature ng amo mo kung parehas ba. Yun, kung same employer, kung same proof of address, yung mga same address, mga ganun. Tapos, ang gagawin mo niyan, pag mabigay na nila yung visa or meron ka ng visa, yung kontrata na nasa sayo kasi hindi nga naman kinuha ng immigration, yun yung dadalhin mo sa consulate. Yun yung dalhin mo doon kasama nung, di ba, 4 copies yun. 4 copies ng kontrata, yun yung dalhin mo doon sa consulate kasama ng visa, passport mo, tsaka yung ID mo, copy ng ID mo ha, mga Xerox lang, kailangan ipa-print mo na yun, pati yung kay amo mo, ayun, kailangan magdala ka rin doon. Then ilagay ko dito yung mga requirements dito sa somewhere in my screen, kung ano yung mga requirements doon, tsaka kung magkano ang babayaran sa consulate. So, magbabayad ka sa OWA mo, tapos kung ano pa yung babayaran doon, maliit lang, wala pang 500 ang binayaran ko. Kasi wala na yung pag-authenticate mga ganon, may binawas sila doon. Hindi na nila pa yan. Sabi ko, ba't
parang maliit na lang yung babayaran ngayon, sabi ko. Kasi tinanggal na daw yung mga something, yung mga authentication, mga ganyan-ganyan. Tapos mabilis lang talaga. Nung dinala ko yung kontrata ko dun, di ba, nung may dumating na sa akin yung visa, then kinabukasan pumunta ako ng consulate. Dala ko na lahat yung papers ko. Tapos kung magkano yung babayaran, ilalagay ko rin dito sa screen para sigurado na yun lang talaga yung babayaran nyo. Or kahit man magbigay yung amo mo ng 1,000, sobra na po yun. Sobra-sobra na po yun. O malay mo kung magbibigay yung amo nyo ng incentives. O yung paano na lang, pa-merienda mo, pagtanghalian mo, ganyan. Magbibigay, or magbibigay pa ng bonus. Diba? Kasi kung sa agency sila magpa-lakad, 2,500 to 3,000 ang babayaran nila. Pero pag tayo ang maglalakad, wala pang 500 ang babayaran ng employer sa pag-process dun sa mga papeles. Kumbaga tayo ang maglalakad lang, siyempre pagod lang natin yun. Kumbaga tayo ang napapagod. Tsaka kaalaman natin, siyempre, di ba kung paano gagawin. Pagkatapos niyan, that day, nakuha ko rin yung kontrata. Kumbaga natapos ko na rin lahat. Confirm, binerified na ng ano yun, nakaka-verified na ng consulate lahat ng papers ko, na yung kontrata ko naka-verified na, kasi ipapa-verified mo sa kanila yun, itatala mo yung visa mo, tapos ipa-verify mo sa kanila yun, kumbaga tatatakan na nila ng verified, ganun. Tapos bibigay din nila, antayin mo lang, kasi yung iba sasabihin kasi na okay, tawagan nga namin or ipapadala namin sa'yo or ipa-pick up kung kailan ang pick up. Pero yung sa akin kasi, okay, mag-antay ka doon, sabing gano'n, naantayin lang daw doon sa may waiting area, ganyan. Pinukuha ko kaagad on that day. So, wala na akong ibang, baga pabalik-balik pa ko nang pabalik-balik. Siyempre, mahal-mahal ang pamasahe, magkano galing dito. So, at least yun, din ako pabalik-balik. So, yun lang talaga yung time na yun na pumunta ko doon para mag-process kung magnatapos lahat. So, after nung nabigay na sa akin yung kontrata, pagdating ko dito sa bahay, sinabi ko kay amo ko, ha? Sabi nga nun, natapos na, sabi nga nun ni amo ko. Siyempre, nagtaka din siya, ganun kabili kong, bakit ganun kabili? Sabi ko, eto na yung naka-verified na, sabi ko ganun. Tapos, tinanong niya kung magkano. So, 170 plus yung isa pa, plus yung 230, mga ganun lang yung binayaran ko, wala pang 500. So, ayun, parang naman, mga nakakatuwa kasi ang bilis lang, napakabilis lang talaga, walang kahirap-hirap, tapos ipapalakad pa ng amo sa agency, magbabayad pa sila ng malaki. So, yun lang yung mga kailangan para sa pag-renew ng contract, kung gusto mo mag-renew sa kontrata mo or sa kontrata ninyo. So, I'm so blessed naman kasi napakabait ng amo ko. Same employer pa din since 2016 yung amo ko hanggang ngayon, ayan, mabait sila. Nakailang beses na rin akong magbakasyon. Yan. Ka-renew ko lang ng kontrata ko. So, another contract na naman ito ngayon. Another 2 years ulit. So, pirma lang ng pirma hanggat kaya. Ayan. So, ayan. Thank you so much for watching this video, guys. And don't forget, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe. Sa red button, ay click nyo lang po yan. And click all po para pag may bago akong video na i-upload, ay notify po kayo every time na mag-upload po ako ng bagong videos ko. And thank you so much for watching, guys. And hopefully, nakatulong ako sa inyo or may naibigay po akong idea sa inyo kung paano mag-renew ng kontrata. And that's all po. And thank you so much po. Bye-bye!